inaresto namin kayo sa paglabag sa Article 315. Arestado ang dalawang lalaki sa ikinasang entrapment operation ng mga tauhan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group, Regional Field Unit, National Capital Region sa Parañaque City. Mga scammer umano sila na nakapanghikayat sa kanilang mga biktima na mag-invest ng malaking halaga ng pera. Ayon sa mga pulis, sinubukan pang tumakas ng mga suspect kaya't binaril nila ang gulong ng sasakyan ng mga ito. Ikinasa ang operasyon matapos magsumbong ang isa sa mga biktima na hinihingan uli siya ng pera ng mga suspect pagkalipas ng isang taon na hindi sila makontak. He's known as a cryptocurrency king and siya po ay naghihikayat sa mga tao to invest in him. Ang kanyang promise with the complainants, the investment shall earn monthly interest of 4.5%. After 1 year, saka lang nag-contact itong suspect sa kanya. And the suspect was asking for another 826,000 processing fee. Kabilang sa mga nabiktima ang negosyanteng si alias Buboy, na laking panghihinayang dahil naglaho lang ang ininvest niyang 1,000,000 piso. Noong una, kumikita naman dahil yung pera, nagagamit ko kasi pandagdag yon para dun sa gastusin ng tatay ko na may sakit. 2 to 3 times okay sa wala akong nagiging problema. Pero pagdating nung December hanggang May, may problema na. Napasugod din sa tanggapan ng CIDG-NCR para maghain ng reklamo ang iba pang mga biktima na nag-invest din ng 1,000,000 piso. Pero tumanggi silang magpa-interview. Tumanggi ring magbigay ng pahayag ang mga naarestong suspect. Muli namang nagpaalala ang pulisya sa publiko na suriing mabuti kung lehitimo ang investment na paglalaanan ng pera. The modus is the same, but the conditions of the contract or the, kung paano nila lokohin yung mga tao, nag-iiba based na rin sa pag-iiba ng panahon. Nahuhuli na sila with this kind of terms and conditions, iibahin na nila. Kailangan i-research natin. Nakatakda ng i-inquest bukas ang mga naaresto na posibleng maharap sa reklamong large-scale estafa at obstruction of justice. Raya Kapulong, ABS-CBN News.